magpagigil na itang bakla na yun, yung mga kalwan. Dire-diretso na medyo okay na siya, nagyaw-ngyaw na siya. I-compare nitong mga last week, wala talaga siyang ngyaw-ngyaw. Kagabi, daing lang siya, daing lang. Ngayon, naging ngyaw-ngyaw na siya. Kumain na din siya, tapos nakakainom na din siya normally, hindi na kailangang isirin. Lumalabas na urine sa dahil dun sa catheter niya, medyo magla-lighten up na. Sana magdire-diretso na. Inintay ko na lang yung oras. Tapos, papainumin na natin yung ibang mga gamot. Napainom ko na sa kanya yung para sa suka. Yung para hindi siya magsuka. Nagising kami 7:30. Kasi, nagtatawag na siya. Yung pala, gutom na siya. Tsaka, uhaw na siya, daddy. Kasi, yung mga last one week na straight, wala siyang matinong kain. Hindi siya nakakakain totally. Ito yung pinapanood niya. Paano ba kumalma siya? Ngayon na siya. Tsaka, umukay na yung aura ng mukha niya ngayon. Una umaliwalas na, no? Ayan si Luna. Luna! 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 Ah! Ayan ang ating pasyente. Ang gaan niya na. Hindi na siya batching. Mukha lang siyang ano pa ngayon, gawin balahibo niya. Pero, paghahawakan mo siya, sobrang bumagsak yung katawan niya. Kumain na rin siya. So, ang pinakain namin sa kanya is Whiskas. Papalitan na rin namin yung pagkain nila ni Luna. Pero, for the meantime,
si Luna, yun na munang princess ang kinakain niya. Kasi magaling namang uminom ng tubig to eh. Ayan o. O diba, nabisi na si Zorro sa kapanood ng ano, ng Tom and Jerry. Napakalma namin siya. Ayaw niya eh, sasara to. Nagagalit siya. Nanonood siya ng Tom and Jerry. Salamat, kumalma. Maya-maya, alas 8, iinom na siya ng ibang mga gamot niya. Ito. Ito yung balilima yung gamot niya. Kasama yung vitamins niya. Ito yung gamot niya, lima. Ito, vitamins ni Luna. Yan, update kay Zorro. Pang second day pa din to, be. Ano, magagabi na. 6:30 p.m. Yan, behave na yan si Zorro. Sinara ko muna to kasi ang sakit na ng balakang ko. Kasi nakabantay ako dito sa kanya eh. Pag naka-open to kasi gusto niya lumabas. Ayan. Medyo kumalma na siya. Tsaka maganda na yung aura ng mukha niya. Suplado na ulit siya tsaka masung ano. Rude na ulit siya. Kaya pagaling na to. Yung kain niya ng Whiskas pa konti-konti lang para hindi din siya mahirapan magpupo. Hindi pa siya pumupupo eh. Yung ihi niya, hindi na ganun kadalas yung flow. Tapos medyo nag-lighten na. No? Yan. Nanghirap lang kasi nangangati siya. Nangangati siya. Kinamot-kamot ko na yung magkabilang tenga niya kanina. Kaso, nagagalit naman siya pag humihinto ako. Ayan. Makamedyas din yun. Nakamitens. Kasi nga. Yan. Sige be. Higa ka muna dyan. Mahal ha. Very good. Diyan ka muna be. Ang sakit ng balakang ni mama be. Magpagaling ka na. Grabe. Sobrang sakit ng balakang ko. Siguro, pwede to kahit hindi niya na maubos. Kasi ang lakas na nitong mag-water. After 5 days, tatanggalin yung catheter. Ayan. Tinatanggal niya kasi yung... Mas okay na nakasara to kasi hindi siya nalabas eh. Hindi siya nakakalabas. Minomonitor ko na lang yung ano niya. Yung tawag na ito. Dextrous niya. Good morning! Day 3 na tayo kay Zorro. Update lang tayo. Tinanggal na ni daddy yung swero kagabi. Kahapon. Kasi sobrang namagat na yung kamay niya. Total, kumakain at umiinom naman na din siya. Nag-back to normal ulit siya. Ang hirap na namin yung painumin ng tubig. Pero, okay lang kasi sinisirange na lang namin yung tubig niya. Malakas na siya kumain eh. Malakas na siya. Magaling na siya actually. Hinihintay na lang namin na mag-lighten up totally yung lumalabas sa catheter niya. Ayan siya. Malakas na siya kumain. Whiskas muna pinapakain namin sa kanya para yung pupo niya hindi ganun katigas. Para di siya mahirapan magpupo. Magaling na siya. Kasi, magaling na siya kasi suplado na ulit siya. Ang sakit tumama yung tuhod ko sa toilet bowl. Magagaling yung mga gamot na nareseta sa kanya din. Yan. Happy naman kami at alam nyo yun, hindi naman tinasayang yung nagastos kasi gumaling si Zorro. Exage lang din talaga yung mga doktor, no? Gusto operahan pa si Zorro. My God. Ano lang to talaga, nag-start lang siya sa UTI kasi itong pusang to, yung pag normal siya, ayaw niya talaga ng tubig. Kailangan pipilitin mo siya. Ngayon, pag totally magaling na siya, iwa-water therapy ko siya gamit syringe kasi napipilit ko siya uminom ng madami. Nung lumalabas, hindi na marami. Parang normal na ihi na lang niya. Kaya lang, medyo dark pa. Pero hindi na kagaya nung dati. Ang haba nitong video ko. Hanggang day 3 updates.
Hindi ko alam kung kailan ko 'to ma-edit kasi wala pa yung laptop, di pa naayos ni Daddy. Lalo na sa food kasi yung food yung nagti-trigger talaga ng kidney stone sa mga alaga natin. Napakahalaga na alam natin yung mga hindi magandang brand. Ayan, sige. Update ko na lang ulit kayo. Nagpupo na siya ng normal kasi ang balak namin is kuhanan siya ng gamot pang papupo. So, nagpupo na siya kanina at andun muna siya sa labas kasi nagkayat yung pupo niya dun sa cage. Nilinisan ni Daddy, hinapat niya dun lang sa may bandang puwet area. Tapos mamaya pag medyo tuyo na siya, pasok ko na siya dito sa loob. Andun sila sa labas. Tapos medyo namaga yung kamay niya kasi nilagyan namin diba ng mittens. Ano, siguro napahigpit. Pero okay lang kasi may ininom naman siya inflammatory. Diyan muna siya for the meantime. Ayan na siya. Napainom na namin siya ng gamot para sa suka. Waiting na lang kami ng 30 minutes para dun sa iba niyang gamot. Napakain na rin namin ng Whiskas. Normal na siya. Yung appetite niya, normal na. Normal na rin yung pag-inom niya ng tubig. So, malapit na yan si Zorro. Ayun yung paa niya, medyo namaga. Pero walang problema dyan kasi nga, may inflammatory siya. May inflammatory siya na iniinom. Ayan. Maya-maya ipapasok na rin namin siya sa loob. Pag medyo dry-dry na siya. Kasi medyo malamig pa yung loob ng bahay kahit nakapatay na yung electric fan. Ayan. Ito yung kanyang swero. Konti na lang. Kalahati na lang yata ito. Tomorrow, papatanggal na yung swero. Pero yung catheter, after 5 days pa yan eh. So, sa Friday pa or Thursday. Kape ako. Hindi pa ako nagko-coffee eh. Ay! Nilalaban ko pala yung mga basahang pinagsuka-sukaan niya pa dati. Wait lang. Lagyan ko lang ng sabon pala yun. Good morning! Day 4 tayo kay Zorro. Ayan, pinapainom ni Daddy ng gamot kasi bago si Daddy pumunta ng shop. Si Daddy magaling magpainom ng gamot eh. Pag ako kasi natatapon. Kunti na lang Zorro, vitamins na lang o, dalawa. Tapos finish na, ayan si Luna. Katatapos lang din nila kumain ng Whiskas. May tira pa si Zorro. Yan, bukas, tanggal catheter. Kasi medyo nag-lighten up na yung ihi niya. Yan, inihihiga ni Daddy. Kasi ang galing niya, niluluwa niya eh. Alam na, teknika ni Daddy. Hindi ko na siya pinapainom ng isa eh, yung para sa suka. Kasi hindi naman na siya nagsusuka. Tiyo, may dumating tayong package. Ito ay galing sa fan ni Bunso na naging friend ko na din. Hindi yun nagpapamention ng pangalan eh. Yan, tapo na natin. Hindi nagpapamention yun ng pangalan, kaya wag na natin siyang i-mention. Thank you so much, sis, if you're watching this. Salamat ang marami. Kaya unbox natin. So, i-unbox natin. Grabe, ang pula ng mukha ko. Tinapay ate, Ashley. I already did. Alam mo to, si sis na to. Dami niyang order sa akin na ukay-ukay. Andito pa rin, hindi niya pa pinapadala. Ipunin ko lang daw. May isang box na din yun na malaki. Gift niya to. Nung birthday ko daw, tsaka itong Mother's Day. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need. Hi guys! Update ko lang kayo kay Zorro. Hindi ko kayo na-update kahapon na, no? So, today is day 7 na. Sobrang galing na ni Zorro. Ayan na siya. Naglilibot-libot na. Natanggal na rin yung catheter niya. Actually, kahapon, tinanggal yung catheter niya. Ngayon, continuous pa din yung gamot namin sa kanya. Antibiotic, tsaka yung vitamins for kidney. Yan, okay na siya. Yan, okay na siya. Pero, ganun pa rin. Kailangan din pa namin i-monitor yung pag-inom niya ng tubig. Kasi tamad talaga siya uminom ng tubig. Ano pa rin, kinakateter tuloy. Sinisyringe pa rin namin yung water niya para marami siya mainom. Ay, so, tignan niya naman ang pusang makapal na naman ang face. Oh, sarap na naman ang tulog niya. Oh, itong kanyang liegan. Ito, yan. Ano pa yan? Yung sa vitamins niya pa. Nagmantsa sa balahibo niya. Galing na po ako! Galing na po ako! Sungit na po ako ulit! Ah. Sungit na po ako ulit! Galing na po ako! Tignan mo yung position niya yan? Position na yan, bing-bing ko? Huh? Huh? I love you! I love you too much! I love you! Sige na, sleep ka na. Ate, galit siya. Ninisturbo daw siya pagtulog. Eh, mga mancha to. Mancha pa yan ng mga vitamins niya yung nasa leg niya. Siguro sa isang araw, paliguan ka ulit ni daddy, no? Para mamuti ulit yung ano mo, balahibo mo. Diba? Boss na boss, oh. Boss na boss, ang aming Zorro. Yung mga kittens ni Luna, pakita ko sa inyo. Sa mga susunod na araw, malalaki na sila. Pag wala si Mami Luna dun sa Planggana, pakita ko sa inyo yung mga kittens. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins.